Hello mga kapatid. May mga panibago na naman kasinungalingan ang mga tao ni Marcos, no? Tingnan niyo po ito. Ayan. Talagang pinaiiral ang pagiging mga magnanakaw, no? Ito po. Ang sabi po dito, ang nag-post po ay si Bangon Bayan Muli, ano? Yan. Ang sabi po dito, hinakot lang kami ng organizer ni Lenlen, pero BBM pa rin kami, Iloilo Philippines. Ayan. Ito po ay malinaw na ninakaw nila ang pictures na ito ng mga pink at ginawa nila ng istorya. Dapat po ito ay binibigyan ng leksyon, no? Dapat po ito ay hinahanapan ng tunay na ebidensya, no, mga kapatid? Kaya po, paano po ba makakakuha ng boto ang Marcos Duterte, no? Eh, kung yun nga pong sa debate, dinudurog sila ng kanilang mga kalaban sa pagkakandidato, hindi sila makahuma. Kasi, unang-una, totoo naman ang sinabi ng kanilang mga kalaban sa debate na kaya hindi uma-attend ang mga usbaw na yan ay wala silang programa sa para sa mga Pilipino. Pangalawa, ito ang pinapatrabaho nila sa mga bayaran nilang troll para maghasik ng kasinungalingan na dapat nating nilalabanan. Magnanakaw. Palibasa talaga yung magnanakaw. Pinaninindigan nilang pagiging magnanakaw. At ninanakaw nila ang mga pictures, ang mga videos, at pinipeke nila ang mga kulay para mapagtakpan ang kanilang karuwagan, ang kanilang kasinungalingan, ang kanilang kahayupan, no? Kampin pa lang po, pinapakita ng mga kahayupan. Ete lalo na po sa eleksyon, lalo na po sa bilangan, eh lalo na po pag nakaupo. Aba, ay talagang mga demonyo, ano po? Wala po talagang maisipang mabuti ito. So, ano po ang dapat gawin? Ibasura ang balota ng magka-tandem na yan, no? Unang-una, ano po ang ginagawa nung magka-tandem na yan? Yung isa, nasalubong daw doon sa lugar, no? Sa La Union ni Mr. JV Ejercito. Alam niya ang sabi ni Sir JV? Sana daw, sports lang. At sana, maging friendly naman. So, may ibig sabihin po yun, di ba? Talagang mga bastos yan. Talagang balahura yan. Lalo na pag alam nila na talagang sila'y talunan na. No? At ano ang sabi ni tumatakbong Vice President Walden Bello? Kaya hindi umatin yung mga yan sapagkat wala silang programa para sa mga Pilipino. Ganyan ba ang iboboto ninyo? Ganyan ba na mga ngayon pa lang nakikita na natin kung ano ang mga planong gawin, di ba? Puro kasinungalingan, katamaran, kausbawan, kabastusan, di ba? Di ba bastos yung iwas-iwas ang mga kamay ng supporters? Di ba? Di ba kabastusan sa batas yung hindi ka umaten sa mga talaga namang tungkulin ng isang kandidato kapag nalalapit ang eleksyon, di ba? Gaya niyan. Parang sila ang may-ari, no? At ito, isa pa, itong si Loren Legarda. Anong ginawa, no? Hindi raw papapasukin sa Iloilo si Madam BP, no? Bakit? Nabili niya na ba ang Iloilo? Nabili niya na ba yung probinsya? At hindi niya papapasukin. Ano ba siya doon? Congressman lang siya. Isa pa yan. Iboboto niyo pa ba yan? Naku, ang daming niyo pong hindi dapat iboto. At ang dapat niyo lang pong iboto, yung talagang maaasahan natin sa gobyerno. Madam BP Lenny lamang po ang talagang tanggap na tanggap ng mamamayan. Mga kapatid, yung mga ganyang klase, ibasura ang kanilang balota. Diba? Maraming salamat po at hindi po tayo titigil sa pakikipaglaban para sa tama. Sabi nga po, labanan ang fake news. Labanan ang fake news na bumubuhay kay Duterte Marcos. Kay Marcos Duterte. Labanan po natin yan. Alam niyo po ang sabi pa nung anak, hindi daw nakikipaghawakan ng kamay ang mga royal family. No? Bakit sila? Royal family ba sila? Magnanakaw sila. Okay. Salamat po, mga kapatid. Yan lang po ang ating masasabi. Thank you so much. At sana po, tuloy ang laban
tuloy ang pagsuporta sa ating mga kandidato na karapat-dapat sa ating gobyerno. Madam VP Leni Robredo and Senador Kiko Pangilinan, sila ang the best, kasama ng mga senadores na talaga namang maaasahan natin para sa ating mga mamamayan, sa ating bansa, sa kinabukasan at ikagaganda ng ating mga kinabukasan ng ating mga kabataan. Salamat mga kabataan. Salamat sa pagiging matatag. Maraming salamat. Thank you po.